Magandang umaga mga karyal. Meron tayong electric fan dito ngayon na standard. Maliit siya. Ito modelo ng standard. Gumagana siya sa 1, 2, and 3 na switch niya. Normal ang kanyang pag-ikot. Yan, number 1. So, lagay natin sa number 2. Yan. Lagay natin sa number 3. Ayan, gumagana siya. Pero ang problema nito, ayaw niya pumihit sa kaliwa at sa kanan. Ibig sabihin, hindi siya nagsiswing. Yun ang pinakang sakit niya. Kahit iangat natin ito, yan, nakaangat. Nakaangat na yan, pero dapat hindi gumagana pag nakaangat. Pag nilubog natin yan, dapat umarap siya sa kaliwa at sa kanan. Ayan o, yan, nagsiswing. Di ba, nasiswing siya, pero humihinto, ganun lang. Ayaw niya tumuloy. Iangat natin, tapos ilubog ulit natin. Ayaw talaga. Yun ang sakit niya. Simple lang po ang sira nito mga karyal. Kahit kayo na may-ari ng electric fan, pwede nyo pong galawin yan. Kasi wala namang pong sira sa motor. Ang sira po ay yung swing operation niya. Panoorin nyo po ang video ito dahil simple lang po ang naging sira nito. Bubuksan muna natin para makita nyo kung paano dahil ito po ay madali lang ayusin. Kahit kayo, sarili nyong electric fan, kaya nyong gawin. Pagka ganito ang sira, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang sinasira sa loob. Buksan muna natin. Okay? Ang kagandahan sa ganitong sira ng electric fan, kahit hindi na natin baklasin yung screen, dito lang po tayo magbabaklas dito. Tanggalin lang po natin yung takip na yan dahil okay naman ang operation ng motor. Gumagana siya ng normal. Dito lang natin siya bubuksan sa likod. Tanggalin lang po natin ito. Tanggalin lang ng takip. Yan. Tapos, ito po ang obserbahan natin. Kasi ito yung tinatawag na gearbox. Yan po yung pinakang gearbox. Diyan lang po nagkakaroon ng problema ang swing ng electric fan. Kung mapapansin nyo, ito yon, binubunot-bunot natin ito para mag-swing. Humarap sa kaliwa-kanan. Tingnan natin, obserba natin ito. O, yan, natatanggal. O, yung pinakantakip niya pala ay tanggal na ito. O, tapos ito, mapapansin nyo, yan, may spring yan dyan. Ito, may spring. Tapos sa kabila, ng butas sa dulo na yan, dapat meron siyang bulitas. Tapos dito may bulitas din sa kabila. Kabilaan po yan may bulitas. Siya yung tumutukod doon. Pero wala na pong bulitas, nalagas na. Yan po ang nagiging problema kaya hindi nagsiswing. Kahit bunutin natin ito at ilubog, walang silbi. Tanggalin po muna natin ito, kapasitor. Ito po ay yung kapasitor niya. Yan po ay nakatornilyo dyan sa may takip ng gearbox. Dalawa po ang screw niya. Tanggalin lang po yan. Itabi. Kasi okay naman yan at gumagana. Ito po yung takip niya. Kung mapapansin nyo, ito yung natanggal, yung takip na ito. Ito, natanggal dito. Yan. Ito yun dito. Kaya nawala yung pinakang bulitas dito. May dalawang bulitas po yan dyan, kabilaan. Nawala na. Ibabalik lang po natin yon. Tingnan nyo ito. Ito po yung gear. Yung gear na yan, dyan po nakapasok ito. Yan, mapapansin nyo, yan nakapasok dyan. Dyan, binubunot-bunot yun yung may spring na may bulitas. Dyan yung naglalak. Yan po ang sira. Wala na po yung tumutukod na bulitas doon sa lock niya. Ito yung pinakang lagayan ng swing knob, oscillation knob ang tawag. Yung pinakang holder na nasa labas. So ngayon ang kulang lang dito ay yung bulitas kasi may spring pa ito. Lalagyan natin ang bulitas na bago ito. Kukuha tayo doon sa mga pinaglumaan. Tapos ito, tingnan natin yung gear. Okay pa naman. Wala pang deform. Okay pa siya. Kaya yan, ibabalik lang po natin yan dyan. Lalagyan muna natin ang bulitas. Ito po yung bulitas. Maliit na yan. Ilalagay po natin dito yan. Dito. Yan. Nandun po yung bulitas. Tapos sa kabila, lalagyan din natin ang bulitas dito sa kabila. Ito. Dalawa po yan. Magkatapatan. Iipitin nyo lang po ng daliri. Ipitin lang ng daliri. Kasi malakas ang tulak ng spring. Nandun, pumasok na po yung bulitas sa mga gilid. Ganun lang po, ipitin lang po ng ganyan. Tapos, pag naipit na ng daliri, ang gawin, ito, ipasok dyan. Yan. Sabay bitaw. Pag pumasok na doon, sabay bitaw. Kasi pag binunot yan, tatalsik na naman yung bulitas. Kailangan ay wag bunutin na kaagad. Mamaya lang bubunutin yan pag nakakabit na dito. Linisan lang ng konti yan. Meron ng bulitas yung pinakang spring. Yung bulitas na yun yung naglalak doon para hindi siya dumiretso ang ikot kung sakaling bubunutin natin ito pataas kasi mawawala dun sa lock. Kaya lang magsiswing yan pag tinulak natin pababa ito. Pag tinulak natin pababa, nakalubog yan ng ganyan, nakalak siya doon. Sasama siya sa ikot. Pag sumama sa ikot,
Kaya sumasama sa ikot yung gear na kakabit doon sa pinakang shafting. Ayan po yung shafting. Madilim. Pangit yung ating camera. Hayaan nyo na at hindi tayo makabili ng magandang camera. Ayan po. Yan yung shafting na nakadikit doon yung mga gear na plastic na bilog. Pag umikot yung ilis at ito'y nakalubog, sasama po sa ikot ito. Pag sumama sa ikot ito, merong gear pa doon na isa sa ilalim. Yun, yung maitim na yun. Yun po ay sasama sa pag-ikot naman dito sa gear na ito. Yan, yung gear na yan. Pag sumama yung gear sa baba, iikot na yung swing arm sa ilalim. Ito, yung mahaba na yan. Gaganon-ganon na yan. Kaya siya pumipihit sa kaliwa at kanan. Gumaganon. Yan, humaharap sa kaliwa at humaharap sa kanan. Dahil napipihit yung swing arm sa ilalim. Yung swing arm nakakunik doon sa puno o sa ilalim na yun. Dito, nagpapaikot-ikot lang ito dito. Kaya siya nagkakaroon ng operation ng pihit sa kaliwa at sa kanan. Ganun lang po ang sira niya. Pagka ayaw mag-swing ng electric pan, dito lang po tayo magpupoko sa gearbox. May gearbox po kasi na plastic. Plastic ito nadudurog. Kaya hindi nagsuswing yung iba kasi nadurog itong plastic. Kaya ang pinapalit ko dito, ganito bakal. Kasi yung ibang gearbox, ganito, plastic. Nadudurog po ito. Yan, yan po madalas masira. Pag nasira po yan, bibitaw na doon sa motor. Pag bumitaw sa motor, wala na swing ang electric pan. Hindi na siya pipihit sa kaliwa at sa kanan. Kaya pinapalitan ko po ng ganito, yung metal o aluminum para matibay. Hindi basta-basta na babasag. Ayan o, basag. Kung sakaling basag, magpapalit po kayo ng gearbox na buo, ganito. Pero kung ganyan, ang problema lang ay yung takip, hindi na kayo magpapalit nito, housing ng gearbox. Kasi buo pa yan. Ang papalitan nyo lang yung pinakang mga gear, yung laman, kung ano ang problema. Kung ang problema ay yung gear, papalitan to. Kung ang problema ay yung bulitas, papalitan lang yung bulitas sa loob nito. Hindi pwede natin hubarin to ng ganun kasi tatalsik na naman yung bulitas. Kaya ngayon ibalik na po natin yan. Yan. Ito po, yung takip. Papalitan lang po ito ng second hand. Kuha lang po tayo sa mga luma, marami po tayo yan. Ito po yung ipapalit natin, second hand po ito. Kinuha lang natin dun sa mga luma na electric pan, nasira na rin. Mayroon kasing takip na ganito. Lagayan po ito ng switch, rotary switch. Ito walang lagayan ng rotary switch. Ito ang para dito. Papalitan lang po natin yan. Tapos, iscrew lang po yan. Ganun lang po kasimple ang sira nito. Yan. Tapos ito, ibalik lang dyan yung capacitor niya. Pinakita ko lang po ito para mayroon kayong idea kahit walang knowledge sa paggagawa ng electric pan, kaya po ninyong gawin ito para hindi na po kayo nagdadala sa malalayong paggawaan. Kung gipitan ang sitwasyon, kahit kayo, kaya nyo nang gawin sa bahay nyo. Ganyan lang po yan. Pag nakaganyan na naibalik ang kapasitor, bunot-bunotin, chicken. Yan, nabubunot na po siya, tapos naiilubog din. Bunot, lubog, yan, okay po ang operation yan. At ngayon, titestingin lang po natin yan. Isaksak lang po natin ito. Yan. Ito po ay nakalubog na. Dapat po ito'y mag-swing. Pumihit sa kaliwa at kanan. I-number 1 po natin siya. Ayan. Tingnan po natin kung pipihit. Ayan. Pumipihit po siya. Ayan. Maharap na naka-number 1 po yan. May lagay natin sa number 2. Ayan. Okay. Pumipihit po siya. Lagay natin sa number 3. Ayan. Okay po, normal po ang operation niya. Dito lang po tayo nagbukas. Kasi ang sira po lamang nito ay yung ayaw pumihit sa kaliwa at sa kanan. Pagka ganyan ang sira, dyan lang po tayo magbubukas. Tapos yun lang po ang i-check nyo, yung gearbox na yan. Kasi ang sira lang yan, kung plastic ito madalas nadudurog, nababasag. Kasi ito yun naman ay metal or alloy. Hindi po siya basta-basta nababasag. Kaya ang bumigay po sa kanya ay yung pinakang takip lang. Yung takip lang po ang bumigay. O, kaya madali lang pong palitan. Okay pa po yung mga gear. Kaya hindi po tayo nagpalit ng mga gear. Ang dinagdag po lang natin dyan, pinalitan lang natin yung nawala na bulitas. Yun lang po ang naging problema niyan. Nagsiswing na po yan. Ibalik natin sa number 1. O, diba maganda na? Nagsiswing na po siya. Wala na pong problema yan. Ayan, pinakita ko lang po para sa mga walang idea tungkol dito sa paggagawa ng electric pan. Simpleng sira lang po yan. Ganyan lang po ang paggawa ng hindi nag-siswing na electric pan. Yan, maharap na sa kaliwa at kanan. Yung pong ano, yan. Yan po yung swing arm. Yan po yung umiikot sa ilalim. Kaya siya ay nagkakaroon ng pagpihit sa kaliwa at sa kanan.
dahil dito sa swing arm na yan. At yung swing arm na yan, nakakonek po yan doon sa puno. Doon siya tumutukod. Tapos dito, sa kabila, yung kabilang dulo, na siya yung umiikot-ikot para magkaroon ng pagpihit ng kaliwa at kanan. Ayan. Tapos yung ilalim nito, gear. Yung gear na yon nakakabit sa isa pang gear para kumonekta naman doon sa gear ng shafting. Kaya nagkakaroon ng pagpihit o pag-swing. Ganyan lang po kasimple. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat din po sa aking mga subscribers na laging tumututok at sumusuporta sa aking channel. Okay? Sa mga bago pa lang, welcome po kayo sa aking channel. Paki-like and subscribe po at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video.